So welcome nga guys sa ating basketball update ngayong umagang ito. Ito ang Los Angeles Lakers ay patuloy sa paghahanap nga nila ng next point guard nga nila para sa future. At balita nga rin na itong Los Angeles Lakers daw ay hindi interesado na ibalik nga si Dennis Schroeder para sa next year. At baka nga humanap sila ng mga ibang point guard. At ngayon nga ayon sa isang report na ito na ang Lakers daw ay patuloy na may interest dito sa point guard na si Lonzo Ball at si Kyle Lowry. Na halos yung mga salary nga nila ay yung hinihingi na ito ni Dennis Schroeder. Pero mas better fit nga itong dalawang point guard na ito kesa naman kay Dennis Schroeder sa Lakers. Ayon nga din dito sa report ni Jake Fisher at ni Allen Sliwa na ito nga daw Lakers ay handang ibigay lahat ng pera nila para sa free agency sa pagkuha nga dito sa isang point guard na ito, si Kyle Lowry or si Lonzo Ball. Halos meron nga ata silang 20 million sa parating na free agency na ito. At ang Lakers nga ay mukhang hindi handa ibigay yung pera na yon kay Dennis Schroeder. Kaya nga't ito, patuloy nga silang naghahanap ng pamalit na point guard. At sinabi nga dito sa report na ito, gustong ang kunin ng Los Angeles Lakers si Kyle Lowry or si Lonzo Ball kung sino ang available sa kanilang dalawa. At para naman sa ating next balita tungkol ito sa upcoming NBA player na si Jalen Green, dahil ayon nga daw sa kampo na ito ni Jalen Green, mas gusto nila ang Rockets na mag-draft kay Jalen kaysa nga sa Cleveland Cavaliers. Dahil hanggang ngayon wala pa nga rin kasiguruduhan kung sino bang magiging second pick sa parating na draft, dahil sa first pick, sigurado na ang Detroit Pistons na kukuhanin nga ang magaling na point guard na si Cade Cunningham. Pero sa second pick ng Rockets, pinagpipilian pa nila si Jalen Green or ang big man na si Evan Mobley. Pero ayon nga din sa report na ang Rockets, mas pinagtutuunan nga daw ng pansin na kunin si Jalen Green. Dahil nga daw sa kanyang offensive talent at kayang-kaya niyang gumawa ng sarili niyang puntos off the ball, at hindi niya nga masyadong inakailangan ng mga play kumpara nga sa big man na si Evan Mobley. At sa tingin ko nga ay maganda ring desisyon niya ng Houston Rockets na piliin nga itong si Jalen Green pang partner nga sa kanilang magaling na big man na si Christian Wood. Dahil kung pipiliin ba nila si Mobley, e ba nga mag-agawan niyo sa posisyon at mag-agawan din sa mga minuto. So I think better idea sa Houston Rockets ay kuwanin itong si Jalen Green. Last balita nga natin tungkol dito kay Damian Lillard, dahil in-expect nga ng mga ilang NBA executive na itong si Damian Lillard nga ay maalis na sa Portland Trail Blazers bagong pa nga mag-umpisa ang season. Dahil nga daw may mga NBA front offices na matinding hinahabol itong si Damian Lillard, kagaya na lang daw ng Miami Heat, ng Sacramento Kings, ng New York Knicks, ng Rockets at pati na rin Philadelphia 76ers. Kaya nga't ang mga NBA executive ay ina-expect na itong si Damian Lillard ay maaalis na nga sa Portland Trail Blazers bago pa nga mag-umpisa ang season. At ulit, ayun nga yan sa mga NBA executives. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ko na dala everyday. Meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!